Nandito na sila. Ayan, yung Grizzly DJ. Number one sa loob natin. Ayan, oh. Yung number one naman sa loob ni Ikong. Ito, yung may anak. Ay, meatloaf brother, mga kalapatids. So, pwede namin ipuling tong ano, dalawang ibon na to. Kala ko talaga, wala na. Ito na! Boom! Number, isa pa lang. Naka, isa pa lang ako. Isa pa rin ni Ikong. Aluan ang laban. Ito na yung kumpulan. Dumating na. Tingnan nyo. Asa na? Parang mga bato-bato sila, mga kalapatid. Sa dami, sa kasa, kabibilis. Ito na sila. Ayun, dumating na yung isang rumpunok natin. Ito na, rumpunok. Ayun, bumaba na. Ayos, sumaba yung tatlo ni Ikong. Medyo nalit sila ng konti. Maliban rin sa may dalawa na nauna. Sa ibon ni DJ, sa rin sa may ibon ni Ikong. Yo, what's up sa inyo mga kano? For today's video ito, magbibito ulit kami ni Ikong. Medyo mas malayo na ito ng konti. Yan, sinabay ulit niya yung apat niyang ibon dito. Yung panlaban niya rin sa norte. At ito, ang ganda ng panahon natin, oh. So, magandang pauwian natin ngayon mga kalapatids. Susunod doon na tayo sa Ampere. So, may maraming mga palko. Sumabit pa isa. Sumalpok. Butik na yan. Pero okay lang yan, di naman siguro ganong kaluma. Check na lang natin mamaya pag uwi natin. Mali yung pinagbibitaw natin. Dapat di na tayo dito. Susunod. Uy, gumulo na sila. Kanagat, boss. Hindi pwede dito. Maraming ano, wire. Oh, ang dami, oh. Ayun, ayun na sila. Ayun. Kala ko wala nang uwi. Jesus, may marimaran. Eto, dumating sila. Counting tayo, ha. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sakto, kasi yung isa eh nandito na. Asa na yun? Yung 12. Alright. So, sakto yung ibon natin. 13 out of 13. 12 lang pala kasi di natin sinama yung off color, si Pulang Linaw. So medyo na late ng konti, siguro mga 3 to 5 minutes na uli. Pero kaya pa yan sa training, alingal sila. May mali kasi sa training namin ngayon. Kaya expected na namin na medyo malilate sila. Kasi nag-training kami ngayon eh, after lunch na. Alas 12 na ng tanghali. Which is dapat ang training eh, umaga, 6 to 7 ng umaga. Perfect yun kasi hindi ganong mainit, pero may araw na. Eh kapag ganito ang panahon, sobrang tindi na sigit ang araw. Tapos pakakawalan yung ibon, eto magiging ano, kalalabasan, talagang hihingali sila, saka hindi nyo ma-expect yung talagang bilis nila. Pero ganun pa man, syempre, good thing kasi kompleto yung training natin, makapagpa-training na tayo ng medyo mas malayo, bukas or susunod na araw. So eto, makikita natin, kahit na galing training, galing libat, kunyari, pretend na lang natin na galing karera, tapos mapapasukin natin sila. Ayan, nagrumpunok na sila sa may trapdoor natin. Ayun, kanya sana sa karera. Yan! Ah! Malilito tayo mag-clock na ito, mga kalapatid. Hindi kaya lang iisa. Kung ganito kadami yung ika-clock mo, sunod-sunod, sabay-sabay, naku, sabaw-sabaw tayo niyan, mga kalapatid. So, wala pang tubig yan. Pinaltan ko muna yung tubig. Kasi pagpapahingin ko sila muna ng konti bago sila uminom, bago tayo magpatuka. Good job yung mga ibo natin. Sana hanggang dulo, eh, sama-sama tayong lalaban na. Wala man kayong mga pangalan sa panahon ngayon kasi halos magkakamukha kayo. Malilito ako pag binigyan ko ng pangalan isa yun kasi pare-pares yung kulay nila. Kapinit! Huwag kang pwedeng gawin. Ah, alam ko na! Perfect na perfect ang extension ng summer sa larong Sunny Game! Easy money! Ikaw ba, kung wala ka ba laro nito at gusto mong maging malamig ang init ng araw mo, eh laruin mo yung Sunny Game. Paano? Yung link nang laro na to nasa description at comment box sa baba. Using your mobile number, eh pwede mo i-download yan. At after mo ma-register yan, eh automatic, magkakaroon ka ng 5 pesos points na makikita mo sa taas na bahagi dito. Yan, eto ngayon eh 3.94 na lang. Pero kapag ka newly registered ka, 5 pesos yun automatic. At sa loob ng Sunny Game, pwede mo laruin mga Dragon versus Tiger, Tong Ichpo Sai Poker, tapos 88 Slot God of Pet. Yan, ang daming ibo. Magkakaroon ka pa ng Mercedes dyan. Tingnan mo. Ulit, di ba? Basta lalaruin mo lang to at ang tip ko sa'yo, yung pinakamadali mong laruin, yun yung laruin mo para mas mabilis kang manalo. Kita nyo mga kalapatid, saan? Yung 3.94 natin, naging 6.76 na yan, no? Paano makuha yung premium mo? Dito sa withdrawal na yan, lagay mo rito kung ilan yung amount na gusto mong i-withdraw at yung GCash number mo, after mo mabind, automatic mag-transfer na yan sa GCash account mo. Ito, maabot ng 300 cash out ko agad to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo rin sabayan yung pagkapanalo ko, download mo yung link nasa baba at description box. Sabay-sabay tayong maglaro, mag-enjoy, at magkapera. What's up sa inyo mga kanoo? For today's video, kakahawi lang namin galing ni Ikong, nagtostang kalapate. At ito nga, kakahawi lang namin, eh meron na dagit si Ikong.
Tandaan nyo ba si Pulang Linaw, nung umuwi dito sa loft natin, eh may daladala siyang isang ibon na naka-personal ring. Nahuli pala ni Ikong. Nalaman ko lang nung nag-chat na sa akin, Sir Jun Tumbaga, yung pinasyalan natin sa paano ng kabundukan, yung nagbebenta ng ibon. Nakita ko kasi naka-personal ring. Kaya ito, i-check din natin. Gusto makita na Sir Jun Tumbaga kung sa kanya ba talaga yung ibon. Kasi meron tayong reward. So mamaya sabihin ko ano yung reward sa inyo. Kunin ko lang yung ibon. Ito, una sa lahat, kay Sir Jun Tumbaga. Ito ba yung ibon mo? Ganda ng katawan, ha? Possible to, nag-overfly. Ganda ng katawan ng ibon, young bird pa. Nagmo-molting pa lang siya dito na part, oh. Yan, alatang ano pa eh, kagagaling pa lang sa may, ano, unang paglulugon niya. Lumalabas pa lang yung kulay green niya na kulay dito, na parang bronze, tapos kulay violet. Ito yung personal ring ng ibon. Ito, sir, oh, checkered, black check. Ayan, medyo sunog yung kulay ng ibon. Tapos yung singsing niya, eh, personal ring ni Sir Jun Tumbaga. Tumbaga Jun. Ayan, may number pa niya. So may personal number siya rito. Tapos may logo ng Watawat ng Pilipinas. Ayan. So ayan, buti nakita ko, nag-chat si Sir kasi hindi sinabi sa akin ni Ikong na meron siyang nadagit na ibon dito. Hindi ko rin alam na ito pala yung nadagit ni Pulang Linaw kasama niya pag-uwi, na nahuli pala niya. Ayan, Sir, ayan. So buti na lang kami nakahuli. So may babalik natin kay Sir Jun Tumbaga to, Sir. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa ito, ako mismo maghahatid sa inyo ng ibon dyan para secure. Kasi ilalaban niya to sa karera. Kasi nasabi niya sa akin din, mga kalapatids, na gusto niya sumali sa club. So susukatan natin siya kasi nga ako yung coordinator dito sa Maria. Sakop pa rin natin kahit nasa paanan siya ng bundok. Medyo malayo yun eh. Pero nasasakupan pa rin natin nung area ko. Kaya babalik tayo doon. Pag sinukatan ko siya bukas, sabay na natin siyang hatid itong ibon niya. Right? And then, titingnan din natin doon kasi meron mga siya mga naka-promo na ibon doon. Parang below 100 pesos at hindi ko sure, ha. Alright. At dahil nga na dagit natin at ibabalik natin itong ibon, ayan, which is yung ginagawa naman natin every time na meron tayong nadadagit, or else, eh, pinapakawalan din natin pag walang nagki-claim. Pero this now, as of now, eh, meron nag-claim, so babalik natin to. May reward tayo. Ha? Ang reward natin, eh, apat na kalapate. Diba? Yung isang ibon mo na dagit, naging apat ang kapalit. Oh. Kaya, ano yon? Tip yun na maganda kapag may nadadagit kayo, huwag nyo angkinin, kahit sobrang ganda yan. Huwag nyo pag-interesan. Kasi hindi nyo alam, baka may mas maganda palang kapalit yung ginawa nyong kabutihan. Yun yun. Alright? Eh, paano kung ang namayari pala nito, milyonaryo? Ang halaga pala ng ibon na to, isang milyon. So, binigyan tayo ng apat na milyon para ibalik lang tong ibon na to, oh, diba? Kaya lagi nyo tatandaan yan na pag may nadadagit kayo, babalik nyo, ha. Huwag nyong itatago or huwag nyong ibebenta. Kasi, syempre, kawawa naman yung nag-aabang. May pera man or wala, may reward man or wala, kailangan pa rin natin i-surrender sa tunay na may amo. Much better kung may nag-claim, so kailangan nyo talagang ibalik. Ha? At ito, shoutout sa may-ari nito, ay sir, magandang ibon siguro to, mga kalabas, kasi di naman niya habulin to kung hindi maganda. Siguro panlaban niya to, tinuruan lang, nag-overfly. Ganda ng katawan, no? Medyo malaking balikat. Ganda ng ibon. Malaking balikat na ito. Mas mag-i-improve pa to kapag ka nag-beast na tong ibon na to. Pero as of now, dito ko muna siya ilalagak. Then bukas, magpe-prepare kami ni Ikong, pupuntahan namin dun kay Sir Jun Tumbaga. So ayun, mga kalapatids, at eto, good news ko naman para sa inyo. Good news para sa amin, eh, bibigyan kami apat na kalapate. Pero, hindi mapupunta sa akin. Alright? Dahil ibibigay ko sa inyo, sa mga newbie na gustong mag-start sa pag-iibon, o kaya yung mga nangihingi. Ayan, ito na. Ibibigay ko sa inyo yung apat na kalapati na yun. Hindi lang isang tao pagbibigyan natin, syempre. Apat din na pansir. Yung willing talaga at deserving mabigyan. At ito pang isa. Once na nanalo ka, gagawin nating raffle. Kaya abangan mo. Kaya dapat nakasubscribe sa channel ko para makita mo, ma-notify kung kailan natin ira-raffle yung ibon. At para sa newbie lang, ha, siyempre di naman na kailangan ng mga may magagandang ibon to dyan sa mga loft nila. Para lang sa mga gusto talaga at willing.